para malaman natin kung ito ba'y totoo o hindi. Ito ba'y nangyayari dito o hindi. And then, maraming tanong na dapat masagot nila. Ikinalendaryo na sa Webes, September 15, ang pagdinig ng Senate Committee on Public Order sa umano'y tumataas na kaso ng kidnapping sa bansa. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Ronald De La Rosa, nais nilang malinawan mula sa mga otoridad ang mga kumakalat sa social media ng mga insidente ng pagdukot. Conflicting reports, conflicting feedbacks ang tatanggap natin. Kaya in order to clear everything, we have to conduct a hearing. Kamakailan lang, sinabi ng Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry na umabot na umano sa 56 ang kidnapping incidents sa bansa. Ngunit ayon kay Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo, nasa 27 kaso pa lamang daw ang naitatala ng pambansang pulisya at karamihan anya sa mga ito konektado sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Tatlong senador ang naghain ng resolusyon na layong maimbestigahan ang naiuulat na kidnapping incidents sa bansa. Bukod sa kaligtasan ng publiko, naniniwala rin ang mga mambabatas na nakaapekto ito sa pamumuhunan sa bansa. Isa sa mga nanawagang maimbestigahan ang issue si Senator JV Ejercito. Tingin niya, posible ring sinusubok ng mga sindikato ang Administrasyong Marcos. Alam naman natin, noong panahon ni President Duterte, medyo hardline siya, especially on the war against drugs. So, hindi malayo na these criminal syndicates are testing the new administration, testing the new PNP leadership. There's also intelligence report that some Cambodian Chinese syndicates are already in the country. So, yan yung mga dapat nating tignan. Kaya mas makabubuti rin daw kung magsasalita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue. It will help so much if the President himself is on top of the situation. Talaga pakita niya kaagad. No? The peace and order situation under his leadership will be top priority. Kailangan rin po, bigyan natin sila ng lakas ng loob. Tayo na sa gobyerno na alam ng kapulisan na suportado po sila ng ating gobyerno. Siguro konting takot pa. Konting ngipin, konting takot. Para medyo, kumbaga sa Bisaya, magkinto yung mga kriminal. Susubukan ni Ejercito na maipaalam mismo sa Pangulo ang issue sa kaarawan nito bukas. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.